You should trust me. I am your manager. I don't care who you are. This is fake. Ganyan yan talaga ako. Kaya hindi talaga ako. Gusto ko kasi hard copy. Tapos hindi ko in-entertain message niya. Hindi ako nagbabasa ng message. Ino-open pero hindi ako nagbabasa. Kaya one time, nag-message kaya sa akin. Pinagalitan ko to. Sabi ko, di ba alam mo hindi ako nagbabasa ng message? Hindi mag-entrain? Hindi mo sila sinabihan na huwag mag-message sa akin. Kapag mayroon sila concern sa iyo, magsabi kayo. Ako hindi ako nagbabasa, babe. Kaya, if anything, sabi ko sa hindi inyo, ako talaga nagbabasa. If anything, sa akin. Kasi, hindi nga niyang magbabasa na minsan. Kahit yung message niya, Day, minsan nagpinagalitan. Day, nasa niyo yung hinihingi ko sa'yo? Sabi ko, tagal ko lang yung sinin. Tagal ko lang sinin sa'yo. Diba, magbasa ka naman kasi. Akala ko binasa mo eh, kasi nakasin. Sabi ko, kailan ba ko nagbasa? Di ba dapat tatawag ka? May cellphone kang inisyo. Kaya ka binigyan ng cellphone. Tawagan mo kasi ako, huwag kang mag-sin. Kaya hindi, hindi ako nagbabasa. Talaga, hindi ako nagbabasa. Kaya sabi ko na naman sa kanya, Day, mag-request ako. Anong request mo siya? Kuha ako ng personal assistant ko. Ate, huwag mo na ngayon. Ako na lang ang gawin mo. O sige, ano man ang gusto mo, kailangan mo. Ako na lang. Ako na lang. Kasi, ano man, mag-personal kasi sabi ko, may taga-basa dahi, yung ano ba, hindi rin. Kato pagpirma-pirma ko, kaya nagbasa ba dahi ko, nga siya man ang nagbasa. Wala ko nagbasa, oi. Yung sa contract ba yun? Ay, pagkadami-dami, saan kami nagpirma doon sa restaurant? Alam mo ba yung nangyari doon? Sabi ko, I will never read this one. Hindi ko alam kung ano papirman ko, basahin mo, o ano, okay na to. Okay na yan, sige na, pirma. O basta, okay na. Wala kaming ballpen, nagkailangan pa kami ng ballpen. Siya yung nagbabasa. Sabi ko, basahin mo yan. Kasi bago ko pirma, hindi tayo kasi magbasa, bahala ko sa buhay niya. Pag hindi mo yan, binasa, pinasikaso, wala ka rin matrabaho. Hindi ko may asa pasuhin yan, pakialam ko dyan. Kasi mahilig talaga akong mag-utos. Kahit katapusang bangko ko, cheque ko, hindi ako makapalabas pag wala yung ate ko. Kasi yung ate ko yung pipirma, siya rin yung magbabasa doon, hoy. Ito, hoy, may nag-ano sa iyo, o message, tingnan mo to. Nabasa mo? Kailan ba ako nagbasa? O, ito, may sinabi dito, ganito, ganyan. O, ito, bayarin mo. O, bukas ha. May mga schedule yan sila. Ang akala naman nito, nakaupo lang ako doon. Hindi, oy, ang daming tawa, ganyan. Hoy, ganito, merge, ito, ganito, ganito, ganito. Bayarin ka, ganito, ganito. Kaya ito, siya talaga nakatuka dito. Hindi talaga ako nangingialam. About something, yung about halimbawa kapag mayroon nakikipag-tie-up sa atin, wala rin akong pakialam. Wala akong pakialam talaga. Basta ako, lang din yan sa akin. Magsasign lang ako. Kasi pag isabi sa akin, ano day, may pinasangan yung may tie-up daw. Ano ba yung parang may nakiblatan ako na tie-up ha? Sabi ko. O kausapin mo dun. Then i-report mo sa akin. Pag okay, edi magpirma ako. O nasaan na yung pagpirma-pirma ko? Dalin mo na kasi sa akin din. Yung pirma na lang. Kasi ang yung pirma ko, may ano na doon, kay maganyan-ganyan na lang ako. Hindi na ako maganyan-ganyan. Bakit stamp pagtawag doon? Oo. Kailangan pa ng NOC, gaano kaano ha? Hindi ka makakagawa ng stamp kung wala kang trade license. Oo. Hindi ka makakagawa ng anything kung wala kang trade license. Oo, walang establishment, IP, walang establishment certificate. Kaya legit talaga tayo kasi wala tayong papilis pag wala yung lahat. Kahit yung sa bangko natin, kailangan pang mga board of resolution. Website, inian pang trade license. Kaya wala, safe na safe tayo. Kaya doon lang ako na-stuck nung sa website. Alam nyo, pag nakailang araw ako at walang tulog. Galit ako talaga doon nga. Ano ba to, Miriam, pagka-open ko, logo lang yung nakikita ako. Hindi niya alam yung effort ko eh. Binamadali niya, kala niya kagad-agad. Inaano ko na siya, sabi ko, tintik na yan, nandyan na yung pera, higinidapal mo na, asaan na? Ano na nangyari? Yung sinin ko sa inyo, yun yung website. Nakita ko na po yun, madam. Ah, okay. Nakita ko na rin din, inaano ko na rin sa iba. Kasi may nagtanong yung website. Di pa, utrosan ka. Nabisi naman kasi ako. Pareho kayo. Busy kasi yan. Parang may pinagmanahan. Kaya bago ako mag-busy, minsan nagsasend na ako. Tapos alam mo naman yun. Kaya nga sabi ko sa kanya, i-check mo yung WhatsApp kasi parang may nag-message sa akin privately. Sabi niya, ate, try to read. Sabi ko, basta mayroon lang akong tie-up. Tapos, pag mayroon kayong sasabihin sa grupo,
wag yung masyadong delete ng delete ha. Leave it. Tapos sabi na at can you disregard this one? Ganun. Okay? Anong nasa utak? Wag naman na makamagkamali kayo sa grupo nun. Kaya tayo tinatawag ko sa grupo na GMA Future Leaders kasi pioneers. Huwag kayong magtakot. Kung baga mayroon kayong ayaw sa amin na medyo sumobra na kami. Especially ako. Ako talaga, sobra talaga. I admit. Hindi, ganito. Busy talaga ako. Mas mabuti na sabihin ko kaysa mag-plastic ako sa inyo na. Kahit nabubuisit na ako. Sasabihin ko po talaga. Kaya actually sinabi ako to with this about you. Kaya kasi ako, when I'm with you guys, nag-o-observe ako. Pero, kasi ganun ako, I deal all people, from here to here. Ako, kasi gani, tao ako, tao tayo. Mahirap ako, katulad nyo rin ako. Sabi ko ganyan. So, pero nag-o-observe ako ng bawat mga galaw nyo. Pag mayroon akong hindi maganda napapansin, hindi ko kayo madirekta, ipapasa ko dito kasi siya yung manager. So, siya yung magsasabi sa inyo na, okay, ganito din. Kasi, kumbaga, parang respeto sa kanya, iba kung mag-overpower ka. Diba? Kasi may ibang company na nang-overpower. Actually, hindi ka pwede mag-overpower kung nag-appoint ka ng manager. Kaya ako nga po may you manager. You cannot shout, you cannot scream to any of your staff because you have manager. Shout to your manager. Miriam, ano to? Siya yung mananagot. Kaya nga siya yung pinagagalitan ko. Sabi ko, hindi mo ba pinagsasabihan yung mga yan? Sabi niya, bakit? Ay, ganito, o tingnan mo to. Dapat, tinitrain mo yan. Akala ko tinitrain mo. O, sabi niya, I'm sorry naman. So, sabihan mo ha. Ganun ba? Kasi ako, wala talaga akong sinasabi. Hindi ko yung sasabihin sa'yo. Kasi kung sasabihin ko sa'yo, hindi niya malalaman. Ano sinabi niya sa iyo? Bakit sinabi niya sa'yo? Kasi ako dapat, hindi ako nagpapakita sa inyo eh. Papunta lang ako, may party tayo, balak sa buhay niya. Pag sinabi, oh sige, may party doon, sige, mag-justice tayo ng ganito, oh sige, bigyan ko tayo. Pag pupunta ako, okay, pag hindi, wala akong pakialam sa inyo. Yun nga po, madam, sabi ni Madam Miriam, kasi kapon ang sinabi niya ako, regarding po doon sa sinabi niyo, tungkol sa akin. Tapos sabi niya, huwag mong masamain ng gusto ko lang na to. Sabi ko naman po, madam, pananahimik ko po is pag-cheer up ko sarili ko. Pag-cheer up ko sarili ko, kailangan ko i-adjust yung barika buwi, girlfriend, hindi dapat. Kailangan ko mag-adjust, kailangan ko i-motivate pero ko sarili ako, ko. Kailangan makilala niya ako, may pagka-bossy talaga. Opo. Kasi yun yung mula, kahit sa Pinas, ganyan na po talaga. Ang mga ate ko, actually, parang under sa akin. Ako yung nag-uuto sa mga ate ko. Kasi yung mga ate ko, tatlo yung ate ko. Kanya-kanya yan, may mga ano yung silabi, may mga nakatoka yan. Katulad, isang ate ko, siya nakatoka sa mga bank account. Itong isang ate ko naman dito sa isa kong ginagawa na business. Kasi maraming akong ginagawa. Kahit man napakaliit-liit lang. Kasi mahilig nga ako talaga mag-business. Kung pwede nga lang magbinta ako ng isda sa kalye, gawin ko ba? Wala, hindi talaga ako ganun. Kasi pag may naisip ako, sabihin ko, siya, walang trabaho. Kamag-anak ko, bigyan ko yan ng limang daan. Ipabinta ko yan ng daan sa mais o saging din sa ano. Bigyan ko yan ng puhunan. Ganyan, ako kaysa magbigay, ako na magbigay, na magbigay, ako na magbigay. Ang gusto ko, bigyan ko siya ng puhunan para siya na yung maghanap buhay. Para hindi ako bigay ng bigay. Ganyan ako. So, pero may pagka-strict talaga ako. May pagka-busy talaga ako. Kaya minsan, ito, sabihin naman sa akin natin, sumusobra ka na. Sumusobra ka na ate, hindi ka na nakakatuwa ah, hindi mo ako tinatanong, sabi ko huwag mong sasagot-sagot dyan ah, init ang ulo ko day, huwag ka na lang sasagot naman, nahimik ka na lang dyan, pinagalit yung ulo, utok ngayon, sabi na ako, sige ha, hindi mo na muna kita kausapin ngayon ha, sabi ko bye, bukas na kita kausapin, kinabukasan, mag-message yan, ate, okay na ba yung utak mo, sabi ko, nasaan ka? Andito ako sa bahay. O sige, punta ako dyan. Okay na pala otak mo. Sabi ko, ito okay na, wag mo kong galitin. Ganyan lang ako. Kahit gano'n niya akong ganyan pakinong, ano ba yun? Kaya pagalitan. Kahit sino. Kasi gano'n lang ako talaga, prangka ako. Pag nagalit ako talaga, hindi, pag nagalit ako talaga, ako din may pagka, maldita talaga ako. Kahit mga kapatid ko, nakakatanda akong kapatid, ito, gano'n ako. Maya,
bunso pala ako. Ganyan ako, pagka may maya, pag naisip ko na nga, ito, Marge, kasi-sigura ka naman. Magtatawag naman ako, hello, asan ka? Ganyan ako na. Ay, isang beses, nagkalantugi kami nito. Ang sabi ko sa kalang muna, sa maliit lang, bakit nagpag-away yung nawa sa akin? Parang mali naman nga pa ako. Eh, nagtanong ako sa sister ko, sabi ko, mali ba? Sabi niya, hindi ka mali, pero yung the way how you talk, yung terminology mo iba, kahit ako mag-react ako, kaya rin yung nag-react sa'yo, sabi ko. Pero, sigaw-sigaw siya sa akin, sabi niya, don't think na, sabi niya, bakit nga ako nang sigaw-sigaw siya sa akin, magang ganito ang ano naman, sigawan niya ako na. Sabi niya, huwag mo munang kausapin ngayon, leave everything now, tomorrow, when you wake up, call her, then okay na yan. So yun naman ang ginawa ko, kinabukasan sabi ko, nang maano, pwede magtawag na ako, parang mapahiya naman ako nito, parang baka hindi ako igalang. Eh sabi niya, tawagan mo, huwag ka nang ano ko, para katagang bata, nagka-business ka na kung ano-ano na ginagawa mo pa. Kasi ako may pagka, ano ako, yung magka-childish ako, childish pero matured yung utak mo, kasi nga youngest ako. Lahat ng gusto ko, ginagawa ko talaga. Ura-urada. Ayaw ko na mabutin bukas. Kaya siya, kinausap ng ate ko. Sabi niya, kilala mo ba yung kapatid ko? Kaya mo ba yan? Pati si ano ko? Kasi yung, kaya mo pabibig, no? O, kinausap siya ng ate ko kasi kilala nila talaga ako. Pag ako nag-utos, pumunta ka doon. Utusan mo si ganito, mahilig talaga ito mag-utos. Kahit yung plato ko siguro, yung pag-utos ko pa ganyan, ako pa pala utos. Nang sabihin mo nga kay ano, sabi, kaya mo naman yan. Bakit mo pa iutos? Sabi niya, sabihin mo nga nang buksan yung ano, eh, basahin mo. Buksan mo yung ano, magbasa ka dyan. Tapos sabihin mo na lang sa akin, kasi kung ako magbasa, hindi ko maintindihan. So, ganyan ako, kahit email ko, ate ko nagbabasa po. Siya po ang nag, sabi ko, basahin mo na, let's see, may kailangan nga ako, basahin mo na kasi. Tapos sabihin mo sa akin, anong sinasabi dyan? Sabi niya, ikaw alam mo, parang katlagang, ayun ko, hindi ko alam kung sira ulo ka o ano. Hindi ko alam kung paano ka nakakapag-put up ng mga business. Tapos ganyan ang ugali mo, panugo ka. Paano pag napatay na ako? Sabi ko, edi maghanap ako ng ibang utusan ko. Oh, kasi sabi niya, lagi kang utos ng utos, ikaw kasi gumawa. Kaya ka hindi na tuloy, hindi mo na alam kung paano gawin kasi utos ka ng utos. Sabi ko, ayun na nga, eh, kaya sabi ko, ma'am, kung sabi niya yung sinariyan niya. Baka in the future, nakawayan na ako na pag umaman na yun, no? Sa mga umaman na yun, sabi niya, may kusilidad ka sa kanya, no? Huwag kang magmaligit, ha? Kaya sabi ko sa kanya, dahil, lagi niya sinasabi, mag-branch out ka din, mag-gawa ano ka na ng sarili mo. Sabi ko naman sa kanya, recorded yan. Sabi ko sa kanya, mag-branch out tayo, hindi ka tayo iwan. Kaya nga, kasi may iba na gawa na natin si Malvita, magawa para utos ito. Di ba may iba? Bakit ko magtitiis sa iyo, mayroon na akong 100,000 dirham dito. Inshallah. Diba, kung nakasama mo sa nakita mo yung worth niya, mas mamahalin mo pa lalo sa yung side ng pagiging mabuti niya, nalampasan mo, nakuha mo yung worth niya. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanya, sabi ko, Day, uyaman ko talaga, Day. Ipakawa ka ng pera. Ganyan yung sinasabi sa manalo ako ng mas. Kasi ako ganyan ako eh. Hawak ako ng 50,000 dirham, 70,000 dirham. Kaya sabi ko pa kayo, hawak ko ng 50,000 dirham. Hindi pa rin sa akin mapupunta. Punta ba na sa account? Tapos ako pala signature. Ano? Yun lang. Yun ang kalugian ko doon. Ang mahalaga na hawakan mo. Hindi yan. Sa akin, diretso yan sa account niya. Hawakan mo lang. Bilang-bilang. Double 10. Bakit gagawin na ang hindi kasi ano man siya ka ng hindi, yayaman to. Alam, alam niyo gagawin. Bakit kutin. Ako? Bakit sila lang may na makahawak ako ng 70,000? Wala. Bakit sila lang tayo may bibigyan ng iPhone, mga ano. O kasi sinabi ko na sa kanya. Actually, nagpaplano na kami sa inyo. Kaming dalawa, nagpaplano kami. Sabi ko tayo. Yung dalawa dahil pagkakuti ang performance, tell me. Pag nakakuha sila ng malaming clients, tell me. Let me know. Sabi niya, anong gagawin mo ko? Sabi ko, pag pili ko sila kung anong gusto niya, mag-travel ba sila, mag-iPhone ba sila, mag-iPad ba sila. Sabi niya, maya-maya, sabi niya,
Ako te, sabi ko. Ha? Hindi ka kasali, kasama ka sa magbibigay. Kasi nga, di ba, nakikipag-partner ka? O, anong gusto mo ngayon? Mag-partner ka o magiging staff na lang? Pili. O, pili. Ano? Ako na magbigay. O, kaya sa kasi nagpa-plan, akala nyo lang kasi, ano ba tayo nito? Parang ano tayo nito? Siyempre, mag-start tayo sa baba. Bas, pag nakita namin yung performance, makikita, kayo man mismo magsasabi na parang we deserve to be like in his or whatsoever, diba? Ganun naman tayo, mag-start tayo sa dito. Kasi umpisa tayo eh. Pag nakita naman namin na, oh, nakaroon siya na 200 clients. Ay, Marian, bigyan mo ko ng ano? Nang isang bila. Do something. Isang bila. Do something for this. O ganun, kasi ako ganyan ako din. Kahit sa Pinas, kaya tuwang-tuwa sila sa akin. Marami kayong tuwang-tuwa sa akin. Maraming tuwang-tuwa sa akin. Kaya, kasi mahilig ako mamigay. Kaya yung, ano nyo, isipin nyo yung first na offer. Maybe later on. Malay mo, later on. Mabot pala kayo. Mabot ka na 5,000. Ibang ibong sahon. 15,000. Diba? Basta, pag-aralan. Pag-aralan kung paano mag-act ng at saka, dito kasi pakapalan mo ka. Huwag ka talaga matakot. Yun. Ano na yan? It is 37? Oo. Yung pag-aralan, laging, ako, YouTube lang ako na YouTube. Kahit mga grammar, ako din. Pinag-aralan. Researchful ako eh. Mm-hmm. Hindi ko. Kaya yung ibang atake niya, yung mga sabi-sabi niya ito, sabi ko, shut up, I know it. Mm-hmm. Kasi minsan nagsasalita siya, ah, patingin lang ako, sabi ko, nagtuo naman talaga ito siyang wala kung alam mo. Alam ko yung pinagsasabi mo, oy. Ano yan? Ano yan? Alam ko yung tumigil na ako. Tell me, anong lakad mo doon saan? Huwag ka mag-explain dyan. Alam mo yung explain. Oh, anong lakad mo doon? May pera o wala? Pera. Ano lang naman natin natanong ko. Ano dahi? May pera o wala? Kaya minsan yun ako magano. Pag may pumasok na ng pera, yun na yun. Maraming salamat po si Duck Team. Thank you, thank you. Subscribe.